bata kasi po ayoko din naman pong sa sobrang pagka idol po nila sa akin, eh pati po yung character ko po na masama po, eh magaya po nila. Good afternoon po. Unahin ko muna sa ano, sa tatlong bagets. Yung mas bagets, Wendell, ha? Mas bagets. Sige mo sa akin, Kuya Gorgie. Siyempre, may ano ka na, may anak ka ng kadasa-nasa rin. Kadasa-nasa din, no? Pero kay Elijah muna. Elijah, surprisingly, nagulat talaga ako kasi sa radio program ko, ang dami mong fans na nangungulit sa akin na i-guest kita at interviewin kita na may masulat naman daw kita. Eh, hindi naman talaga tayo nagkakilala. Na kontrabida ka sa Prima Donnas, pero talagang nakapag-ipon ka ng maraming fans at ang dami pa rin nagkakagusto sa'yo. Ano sa tingin mo kung bakit sa halip na magalit sa'yo or ano man ano sa'yo mga tao, eh, lalo pang dumami yung fans mo because of Prima Donnas? Honestly po, hindi ko po alam. Pero po, baka po kasi, tinuturo ko po kasi talaga sa fans ko na huwag niyong gayahin si Brianna, lalo na po dun sa mga bata. Kasi po, ayoko din naman pong sa sobrang pagka idol po nila sa akin, eh pati po yung character ko po na masama po, eh magaya po nila. And huwag naman po, please. Then, ayun po. Kasi po, ako po, paano ko ba ito i-explain? Hindi ko po kasi talaga sila fans eh. Ang turing ko po kasi talaga sa kanila is family ko po eh. Ayun po, so, yung mga ginagawa po namin, syempre po, nagkukwentuhan po, then kapag po, kunwari, may mga kailangan po silang help po sa mga assignments po, minsan po, nagtutulungan po kaming buong GC po. Kasi po, ayaw ko po talaga yung ituring po nila akong as idol nila, na fans ko po sila. Mas gusto ko po ituring po nila ako na parang magkakaibigan po kami. Ganon. Okay, sige. Thank you. Althea, parang nawala na si Jillian or baka natakot sa itatanong ko sa kanya. Althea, ikaw bang pinaka-close kay Sophia sa inyong grupo? Since sabi mo, ikaw lang nakipag-contact and nagtaka lang ako from Jillian na parang hindi siya nakikipag, ano, curious lang ako kung okay ba sila ni Sophia, pero ikaw ba ang pinaka-close kay Sophia? At yung mga fans ba ninyo, nagkakakaibig-kaibigan din at hindi naman nagkaaway-away doon sa mga fans ni Elijah? Yes, ayun po, kami po kasi ni Sophie, since nagko-commercial pa lang po ako, magkakasama na po talaga kami and sabay din kaming pumasok ng GMA. So, kami yung close. Nagkakasabay kami ng workshops, ganyan. And close na po kaming tatlo, like start ng workshop. Di ba po, bago kami mag-taping, meron kaming workshop tatlo. So, nagiging close po kami. And about sa fans, wala naman pong problem doon. Close naman po lahat. And yung tulong-tulungan talaga kaming tatlo. Wala naman pong problem. Na ano lang kayo, medyo talbog lang kayo ni Sophie, ni Sophie sa ano, sa TikTok niya dahil bongga siya talaga mga mag-TikTok. Sophia. Okay. Diretso ko na lang kayo, since wala na si Jillian. Si Direk Gina muna. Direk, nakakatuwa lang kanina, tinitingnan ko habang mid-press con tayo. Talagang dating nang dating yung mga apo mo, ha? Kung cute na mga apo mo. Dalawa yung apo mo talaga yung inahawakan mo dyan. Bilang lola, Direk, ano ang feeling mo this time sa panahon ng pandemic na kung wala ka bang fear para sa ating mga huling generation, sa ating mga bata, sa ating mga maliliit na mga apo natin, sa mga anak natin, pamangkin, na kung ano magiging future nila with this kind of situation na hindi natin alam kung ano, kung kailan ito matatapos? Of course, meron. Isa ako sa mga matatawag na praning na tao, Gorgie. In fact, dito sa bahay, supposed to be napakaraming protocols yan dito sa bahay. Merong doormat na merong ano yon, disinfectant, meron na alcohol doon, merong pambomban, ganyan. Ang mga pagkain, bago, ang mga order sa online shopping, ganyan, doon pa lang inaano na sa labas.
ina-alcohol na, dinidisinfect na, hindi pwedeng pumasok sa loob ng bahay nang hindi nagdidisinfect ang mga tao, magana, nakama sila. Praning ako dyan. Nag-aaway kami ni Jeff dyan kasi si Jeff is yung parang ano lang, hindi, okay lang yan. Walang ganun siya. But lagi yan ang cause ng away namin dalawa. And syempre, I fear for my grandchildren. Sana nga, wag nang mag-anak ang mga ano, wag nang mag-anak ang mga asawa ng itong asawa ng mga anak ko, di ba? Pero may bago ka, direct ha? May bago. Meron baby. Meron 1 week and a half. Yes. Congrats. 1 week old pa lang yata. 1 week old pa lang. She's so pretty. Mm-hmm. Her name is Penelope Rose. We call her Pepper. So, buti nga ngayon sila pinanganak. Siguro, how many years from now, lalaki na sila, kaya na nilang tumakbo, kaya na nilang magtago kung saan man, you know. I'm talking about the things that are going to happen during the revelation time. Kung ano yung mga mangyayari doon, the plagues, hindi lang ito ang plagues na mangyayari sa atin. Marami pa if we read the revelation. And it would, at sinasabi nga doon sa Biblia, it would be difficult for pregnant women and women with babies pag dumating na yung panahong yun. At alam natin na unti-unti na at nararamdaman natin na unti-unti na dumarating ang panahong yun. And I'm just, you know, ako, ang panalangin ko, buti na lang pinanganak na sila ngayon. Dalawa na sa daughters-in-law ko ang nagpa-ligate. Yung isa na lang, yung asawa na lang ni AJ, ang nanon sa Amerika, ang hindi pa nagpapalaygate. Pero, nagpalaygate sa Maya, direct. Nagpalaygate na. So, ibig sabihin, wala na. Diba? So, maluwag yung pakiramdam ko na wala nang dadating. Wala nang dadating. And so, the babies are safe. At alam ko naman na hindi naman tayo pababayaan ng Diyos pag dumating ang pagkakataon na merong mas dadating pa na mas mahirap or mas ito mas mahirap at mas nakakatakot na plague. The God's people will be saved. God's people will be saved. And katulad nga nung nangyari during the Passover, 'di ba? Yung Passover during the Old Testament na lahat ng may marka ng cross na gano'n, were saved. So I do believe that if we just turn our eyes on Jesus and we receive Him as our Lord and personal Savior, then we are safe. We are going to see each other in heaven. That's for sure. Prayers na lang talaga. I thank God for that because He gave us a chance. He gave us a chance to be with Him by sending His Son Jesus Christ to die on the cross. Amen. That's the power of the blood of Jesus. Thank you. Thank you, Derek. Thank you, Derek. Balik lang muna tayo sa Prima Donnas, kay Kat naman, kay Katrina. Kat, ano pala ha? Kapanipaniwala naman pala talagang pwede kang api-apihin. At pwede ka hindi naman pala kontrabida lang ang forte mo. See? I told you, see? Na parang nakakaawa ka naman pala talaga kapag inaapi ka ni Kendra or may ginagawang masama or may binabalak sa iyo masama. Gorgie, before Katrina answers that, ha? Na ako ang isang taong number one na tutuwa sa nangyari kay Katrina because it wasn't easy na i-defend yung pagkakas ni Katrina as Lillian na inaapi because you know ang tingin nga ng tao sa kanya yung mataray talaga, kontrabida, palaban because it's all lahat ng characters niya. And I was saying no, just trust her. And sabi ko, maiiba ang tingin ng tao kay Katrina. And I'm just so happy it happened. Thank you. Thank you, Derek. Grabe. Sa Prima Donnas lang talaga tinubukan talaga na kaya naman pala ni Kat. So transition na ba to ng mga career mo, Kat, na
or pwede ka pa bang babalik ulit sa pagiging kontrabida, or gusto mo na ituloy-tuloy na, though may nagawa kang movie na hindi naman talaga kamasama. I remember yung sa To Farm, parang iba yung character mo rin doon sa To Farm. Oh. Pero ito ba okay ka na dito na pwede ka naman pala talaga maging bida at hindi kontrabida? Siyempre, unang-una gusto po magpasalamat sa GMA. Kay Direk Gina, thank you, Direk. Si Direk Gina talaga yung tumutulong sa akin. Siyempre, kung wala naman si Nanay Gina, wala din talaga. Siya yung tumutulong talaga po. Tsaka siyempre sa tiwala po nila, diba? Kaya, and sa galing naman po ni Miss Kendra, mang api talaga. Nervous talaga ako dyan. Talagang matatapat ka talaga sa kanya. Tsaka, yung cast kasi magagaling po eh. So parang, magpe-pray ka talaga na magpe-pray na siya. Hindi ako pwede magkamali kasi magagaling yung mga kasama ko. So, yun. Thank you po. Actually, ako, sabi ko nga, alam yan ni Wendell eh. Alam mo, hindi ako maka... Kahit ngayon, ito, binasa ko po ulit yung second batch. Ay ko, sobrang bait. Grabe, hindi ko po ma-imagine na kahit ako hindi ako maka-imagine na parang ang bait-bait naman talaga ni Lilian. Para sa akin ba talaga to? Kaya siguro po nag-doubt po talaga sila kasi ako po nag-doubt din eh. Thank you. Okay, thank you, Kat. At so, idiretso ko na kay Aiko. Sana next project naman ni Aiko, eh, siya naman yung inaapi. Kasi from yung sa kabilang station, yung karakter niya doon, nagmarka. Dito naman, yung ginawa mo to, nagmarka din yung karakter mo. At nakalimutan na yun, yung una mong karakter na ginampanan. Pero dito ba, ikaw okay na sa'yo, panindigan mo na to na ganun, strong woman, talagang matapang, palaban, yun na okay na sa'yo yun, or you're still hoping na sana mabigyan ka ng ibang project para ma-try din naman talaga yung mga dati mo rin ginagawa? Actually, kaya Gorgie, for next year, isa sa plano ko is mag-iba naman ng role kasi actually nga sabi ko nga baka nga ang Prima Donnas might be my last na magko-kontrabida ako kasi I wanted to try something different because medyo nakaka-drain din kapag kontrabida ka ng kontrabida, your audience is gonna get tired also of watching you doing the same old thing, di ba? So if the right offer would come in, why not, di ba? Pero kung ako talaga yung masusunod, sinabi ko na kay Kuya Arnold talaga may manager na talagang ang Prima Donnas ko ang magiging last ko munang kontrabida. Oo nga sana. Kaya ibibigay ko na tong todo-todo na to. Ano todo muna, ibuhos muna yun. Yes. Muna. Okay. Follow up ko lang kasi we talked to Rufa mga ilang weeks ago. Hoping pa rin si Rufa na matuloy yung movie ninyo na ipuproduce mo. So itutuloy mo pa rin ba yun? Hopefully, next year, by God's grace, na maging matinuma, medyo maayos-ayos na lahat-lahat, itutuloy ko pa rin yon. Ready naman na yung script and all. Gusto ko lang kasi makasiguro talaga na magiging maayos na lahat bago talaga namin. Siyempre, first venture namin to into producing. Gusto namin maging maayos at planchado lahat. Tsaka tinatawaran ko pa si Rufa. Biro lang. Okay, thank you, Ruth. Thank you, Gragi. Last two questions na lang, kay Wendell muna. Nag-aartista na ang anak mo, ha, si Xavier. Tapos, ang first project niya, medyo daring, nagpa-sexy siya doon. Hindi maiwasan na naku-compare sa'yo. Though, naman ni Xavier talaga na sabi niya, ay, aminado naman po ako, mas makinis po ang papa ko kaysa sa akin. Sabi niya, na hindi maiwasan na nako-compare pa rin sa iyo at ang karamihan talaga gusto nila ikaw pa rin talaga gusto nila. Anong masasabi mo doon at na nagsasuffer in comparison yung anak mo na nagsisimula pa lang sa pag-aartista? Alam mo, Kuya Gorgie, ngayon hindi pa kami nagkakausap dahil nga ando siya sa uncle niya ngayon, sa cousin ko, but we're good dahil nga busy rin siya sa work niya. Well, doon naman sa situation na yan, actually, lagi ko namang sinasabi sa anak ko, no? Hindi na yung dahil sa ko-compare sa akin, kay Gorgie. Ang lagi kong sinasabi sa anak ko, even nung medyo bata-bata pa siya, when teenage days, sabi niya, Dad, bakit hindi ako masyadong matangkad? Pa, hindi ako masyadong maputi.
pa, sabi ko sa kanya, kung anong meron ka, you have to accept and you have to embrace it. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Hindi mo kinakailangan i-compare ang sarili mo kung kanino or kung kanino man. Kasi alam kong in time, kung ano man yung gusto niya, kung gusto niya magpumunta sa showbiz, hindi talaga may iwasan na i-compare ka sa akin. So from there, sana mag-sink in sa kanya yung sinasabi ko sa kanya na it doesn't matter kung i-compare ka kahit kanino, as long na you love yourself and naniniwala ka sa sarili mo. Dahil wala namang perfectong tao talaga. So ngayon, masasabi ko lang dyan is just be grateful dahil may trabaho siya. And kung i-compare siya talaga sa akin, hindi ko alam eh kung ano yung sasagot ko. Basta ang lagi ko lang masasabi at kung makakausap ko siya ulit, Kuya Gorgie, yun lang sabihin ko sa kanya, be grateful kung anong meron ka. You have to be proud kung anong meron ka. Hindi mo kailangan i-compare ako sa'yo. Kung may, kasi ang bawat tao may kanya-kanyang opinion. So, maaring yung iba, nauna lang na naging fan ko, later on, dahil bago ka pa lang, tinatry mo yung industry namin, and then they will appreciate you din naman. Kasi kahit ako din naman nung araw, nung bata ako, marami rin na-compare din sa akin noon na kahit hindi ko kadugo or whatsoever, kinumpere ako yung ganyan. Hindi rin naman lahat. E, pabor din sa akin. So, you have to live with it. Ang pinaka-importante lang lagi, maging ma-appreciate niyo sarili mo. At lagi kang maging grateful kay God kung ano yung meron ka ngayon. So, yun lang. Okay, thank you. And I'm so thankful kay Gorgie na grateful sa lahat ng mga tumutulong sa kanya ngayon. Kasi ngayon, Miss 2021 na, ayoko munang pigilan kung ano yung gusto niyong gawin. Dahil una-una, ayokong sabihin na hindi okay yung industry namin. Dahil ang industry namin, itong pagiging artista namin, isa sa pinakamagandang trabaho ito. Kaya hindi ito yung mga bagay na po pwede kong pigilan para sa kanya, no? So I'm just proud din ako sa anak ko ngayon kung ano man yung ginagawa niya ngayon. And I'm definitely sure na talagang hindi rin siya pagpapabayaan naman ni God. And I just want to say thank you kay Direk Adolf, kay Alex Adolf, for taking good care of my son also. Salamat. And sa inyo rin po in advance. Salamat. Thank you. Kay Ma'am Chanda po. Ma'am, I'm very sorry po for doon sa mami niyo po, sa nangyari sa mami niyo. And then, kasi halos lahat naman ho tayo naka-experience din na may mga kaibigan, malapit na kaibigan o mga mahal sa buhay na pumanaw sa panahon ng pandemya. Kung hindi man COVID, mas masakit pa nga kapag COVID, di ba? Mas panahon ng pandemya. Lalo na yung 2020, parang ang dami nating mga kakilala, friends, na parang pumanaw in one year, parang tinodo na talaga niya, di ba? Yeah. Ano ho ang pwede niyo hong mabigay na advice po sa mga taong lalo na may mga mahal sa buhay na pumanaw po sa COVID? At ano ho ang realization po sa inyo itong nangyaring ito? What I realized really is that yung talagang naging conscious ako sa mortality natin, talagang if it's time to go, if He wills for you to go, if He wills for you to go back to Him, then He'll take you. No one can do anything about it. So, when we lost my mom, it was really, what the painful thing about it is because you can imagine how lonely the death was for her because she was there all alone. No one to hold her hand. No one could even see her, not even through the glass pane of her hospital room. But on the other hand, you still have to find something to be grateful for because she may have had, if in another scenario, she may have had given cancer and deteriorated for years and years and everybody around her suffering and she suffering for years. You just have to be grateful that she only had a hard time. She suffered for only 12 hours. So in this
what I took away from this is really like what I said, out of something bad, something good should be treasured. There's always something good, no matter how bad the situation is, because you can't let yourself get buried in something that's tragic, or a loss of life, or a loss of a loved one, because we are all going to go. What's important is for us to be ready when he calls on us. Okay. Thank you po, ma'am. Parang bigat-bigat pa rin talaga, no? I know. Sorry. Last na lang. Direk, ano po ba? Ito na lang kasi nakalimutan ko lang tanong kanina. May balik po o tapos na huna ba na tape na ho ninyo ang sa isang lock-in ang Prima Donnas, or may balik pa po kayo? May balik pa kami. In fact, sa Sunday, magla-lock-in ulit kami until for another 21 days. Noong September and October, 21 days. And then, itong balik namin, 21 days ulit. And then, it's done. It's finished. Ay, sayang. So, bali hanggang ending, wala ho pala talaga si Sophia? Unless may extend pa kami until next year. Ayun and na. Then, she turns 15. She turns 15 nga pala, in April. So, pwede na siyang humabol. Ayun. Yan, kung ano pa, ang extension namin ay ma-approve. Okay. Nagmukha naman. Thank you. Claim it! We claim it! Thank you po.